So, there was a time na parang gusto ko na talagang kumain. So, there was a New Year, Christmas, na gusto ko talagang kumain ng ganun, guys. But, hindi pa kami pinapakain kasi hindi pa nga nag-New Year. Parang Christmas to New Year, nahanda yun. To our YouTube channel. So today is December 21st. So guys, nandito ako sa store today kasi day off ang mga peeps ngayon. So nag-duty ako pag Saturday or sometime Sunday. Ganon. But during the weekdays, hindi ako nag-duty. So by the way pala guys, I uploaded a video today, which is, ang title niya is Christmas Gift Ideas. So please check it out. I will link it above. So kung wala pa po kayong mga ideas kung anong pwede niyong bilhin para sa Christmas, meron pa akong ideas for kids, for him and for her. So check it out. So ngayon guys, ang content ko for December Vlogmas Day 22 is, kasi naglilist ako guys na mga pwede kong content kasi nga sabi ko diba na I'm trying na mga Christmas related talaga yung mga Vlogmas natin, yung mga videos natin. So, ang content ko for today is, this is a Christmas story naman. Way back nung kabataan ko pa. So, guys, if you're interested to know, one of my Christmas stories, just keep on watching. So, guys, this is so funny na medyo nakakaawa, na medyo sad, na ganun. Pero hindi siya totally sad, no? As if naman, parang ang sad-sad dala. Hindi po siya ganun. Makwento ko lang, kasi guys, hindi po kami mayaman, no? So, guys, hindi po kami mayaman, no? So, definitely, yung Christmas namin, yung Christmas celebration namin is simply lang talaga nung kabataan ko. Hanggang ngayon, hindi naman talaga kami mayaman. So, medyo meron namin maihanda kahit konti. So, but guys, kasi nga, di ba, Christmas not about handa. Char, excuses sa mga way handa. Christmas is not about handa naman. It's about the coming or yung pagkabuhay ni Jesus Christ, diba? So, nung kabataan ko, ang lagi namin ginagawa is, as much as possible, tinatry talaga namin na makomplete yung 9 days. But ngayon, guys, hindi ko na siya nakomplete kasi, as you age, marami ka nang, maginaw na, masakit ng ulo, at ano-ano pa. So, guys, chill-chill lang tayo, ha? Sa kwento-kwento lang tayo dito, chika-chika. So, yun nga. So, as much as possible, ma-complete namin siya. At saka, guys, before, yung mostly talaga ng handa namin, yung konting handa namin is, pansit at saka sliced bread. Kasi yung pansit, wala pa kaming pangsahog na, karne doon, ha? Meron lang kaming alagang manok, kaya pwede namin siyang sahugan. So, mostly, yun lang talaga, guys, if magkakapera naman, meron ma-add na mga konti. Pwede rin namang like mga kamote, ganon. At saka, let me recall. Pero sometimes yung mga like gisado, parang familiar pa kayo ng gisado. Hindi pasit gisado yung lalagyan ng carrots at saka patatas, yun with karning baboy. Yun ang gisado dito sa amin. Parang ganun minsan. Then, guys, ito na yung Christmas story ko. Kasi before, hindi masyadong siyang Christmas, no? It's like Christmas to New Year related story. So, kasi before, yung pag New Year, di ba, may mga fruits. Ilang fruits ba yan? 12 or 13 fruits? So, before, wala po talaga kami panghanda sa fruits, guys. Honest po talaga, wala kami pambili. So, yung lola ko or slash yung auntie ko na nakatira sa lola ko, naghahanda sila ng fruits. Pero hindi siya complete, guys, ha? Sa ma-remember ko lang, merong apples, orange. Kasi yun naman ang usual na mabibili sa market, di ba?
at ano pa ba kay Nito, kasi mayroong kay Nito na tray doon sa bahay namin. So mga ganun guys, at saka alam nyo guys, noon, pag may handang apple at saka orange, parang ang sarap-sarap na talaga ng ganyan sa amin guys, kasi nga hindi kami maka-afford. So pag may handang ganun, parang gustong-gusto mong kakainin, no? Kasi paminsan-minsan ka lang naman nakakain, or parang during Christmas ka lang makakain, parang ganun, or New Year. So there was a time na parang gusto ko na talagang kumain. So there was a New Year, Christmas, na gusto ko talagang kumain ng ganun guys, but hindi pa kami pinapakain kasi hindi pa nga nag-New Year, parang Christmas to New Year na handa yun, na parang titiisin mo pa talaga na kailan ka pa papapakainin, parang ganun. At saka during the day na pwede nang kumain doon guys sa New Year, after New Year's Eve or something, on New Year talaga, kung papapakainin ka na ng apple guys or orange, guys, i-cut pa yun into 1/4 siguro, parang 1/4 ang makakain ko guys. Kasi madami pang kami kakain, hindi lang ako, yung lola ko, pamilya namin, auntie ko, uncle ko, parang ganun. So, hindi naman siya masyadong talagang nakakaawa talaga, no? Pero, ano siya guys? Parang, kasi ngayon, swerte po talaga yung mga kabataan ngayon, no? Na parang makakain na sila ng ganyan. Meron ba bang hindi makakain ng apple, guys? It's so nakakatawa talaga na story, Christmas story. So, yun, sa kapanahon na namin, parang hirap-hirap naman na parang hindi, kahit apple man ng 10 pesos na apple. Siguro mahal lang apple ng panahon namin, siguro tag 30 yung isa or 50. So, parang kasi hindi talaga kami maka-afford, or parang hindi siguro kami maka-afford ng 10 pesos, guys. Parang inuuna namin ang bigas kaysa apple. Parang gano'n, no? But, so, the most important thing lang naman is meron kang good health, okay na yun. Then, makapag-celebrate ng Christmas, makapag-simba, the most important thing. And then, makapagbigay din pag may mamas ko, kahit piso-piso naman guys, kasi nga, hindi nga maka-afford ng apple eh. So, natatawa talaga ako sa apple guys, meron talaga akong hugot sa apple. Hindi ko po talaga siya makakalimutan guys, up until now. Yung every Christmas na, at least ngayon, mga kabili naman ako ng apple kahit hindi Christmas guys. Pero, natawa lang talaga ako sa apple at orange. Pero apple talaga yung ma-remember ko, kasi na-remember ko parang umiyak ako that time kasi hindi pa nga ipapakain guys. Dapat sa New Year pa, after New Year. Tsaka pag ipapakain pa, dapat 1/4 pa kami kasi yun lang ang budget. It's kind of funny, but as we look back, parang ganun talaga. Life is like that, no? So, at least ngayon, the lesson is, at least ngayon, makakabilin tayo ng apple na kahit hindi Christmas. So, we're grateful to that. And then, so, kung meron may regalo sa akin dyan, pwede niya rin akong regaluhan ng apple at saka orange. Ay, hindi pwede ang orange kasi mayroon akong hyperacidity. So, apple. Then, kung apple, hindi pwedeng green kasi acidic yun, sabi ng doctor. Wala lang, guys. Natawa lang akong story na yun kasi parang may hugot talaga ako sa apple, no? Parang, ang mahal naman ng apple, hindi kami makapag-afford. So, yun lang guys, ang aking Christmas story looking back. So, nakakatawa siya na nakakaiyak, nakakatawa talaga. So, guys, if you like this video, don't forget to thumbs up. And then, kung bago po kayo sa channel namin, don't forget also to subscribe. I'm trying to put up contents talaga as much as I can. So, thank you so much guys. Bye.